Banggitin ang ating mga official Lingap Reactors The Chica Series. Mga kalingap, maligayang bagong taon po sa ating lahat. Marami pong salamat sa lahat ng mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Bago po ang lahat, isuportahan po natin ang video vlogs ni Kuya Val. Huwag po natin skip ang kanyang ads para kahit paano ay makatulong din po tayo sa kanyang mga pabahay. At suportahan din po natin ang Unicap at ang Karepa. Isa po ako sa mga napabilang bilang Kalingap Reactors Partners po. Ano? So, dito sa video ito ay may update na nga at kinausap nga ni Kuya Val Santos Matubang itong si Nanay Melissa. Madami sa atin ay nababagalan sa proseso. Ano na alam naman po natin na pabalik-balik si Nanay Melissa sa MSWDO. So, panoorin po natin to. Pagkata ng bahay mo, ano? Ano? Pagkata ng bahay mo? Eh, pawi yung maganda pag yan. Pero titignan ko pa kung sino maganda ng bahay. So, yung nagsasalita po ay kapatid po yun ni Nanay Melissa. So, may anak din po siya at medyo nagka-diferensya nga gawa ng pag-iwan din ng kanyang mister. Ano, so unawain na lang po natin. Kung napanood nyo po yung mga video na galit po siya. Ano, na halos ayaw niyang pabidyuhan yung bahay na pinapagawa para kay Nanay Melissa. So unawain na lang po natin. Ang tatay, ang papa ko, maganda yung gumawa ng bahay. Galing naman talaga na. So yan po, update natin sa bahay ni Melissa. So alam naman po natin no na hindi lang po yung kapatid ni Nanay Melissa yung na-encounter ni Kuya Val sa mga ganito na may diferensya po sa pag-iisip po. Ano? Hey, wala pa tawag ang ano? DWDO? Wala pang update? Wala pang opisina ngayon kasi Pasko pa, New Year. January, ano? Oh, January na lang. Hindi ka ng tinda? Kumusta ang tinda? Anong titinda mo kanina? Apunta sa kakanin. Ipag talaga ni Ate Melissa. Ganda ng bahay ni Ate Melissa. Iyo yung bahay ni Melissa. Yan ang bahay na. May ginawa akong bahay sa pinahiram ko sa anak niya ho. Kaya doon sila pwedeng magtira na ho. Sa inda na ho yun. Wag nila kukuhan dito. Mga kalingap no, natapos na nga ang 2021 ay sad to say, hindi po nakasama ni Nanay Melissa na magdiwang ng Pasko o New Year man lang po sila Jemel dahil nga pinagkaitan po ito no ng mga taong nagbabantay sa kanya. So ang tanging hangarin lamang po ni Kuya Val Santos Matubang ay magkaayos po ang both side, no, dahil nga bata po yung pinag-uusapan dito at yun na nga dinaan sa mabuting proseso pero hanggang ngayon ay hindi pa nga naa-aksyonan gawa nga ng holiday, madami pong holiday. So sana ngayong February is maa-aksyonan na nga at malalaman natin kung ano ba yung kinalabasan ng pag-uusap nila sa MSWDO at bakit na tagalan yung pag-aksyon sa mga bata. Dahil nga bata po yung pinag-uusapan dito at hindi po siya pwedeng idaan sa dahas dahil ma-irritate po yun sa mga bata na ang akala po nila ay tama po yung mga ginagawa. So dito sa video nga na makikita mo na si Nanay Melissa ay malungkot at makikita rin mo rin po sa kanya na napakasipag niya kagaya ni Nanay Melissa. Ano, at lalong-lalo na ngayon na napakaganda ng kanyang bahay na ipinagkaloob po ni Kuya Val Santos Matubang at saka ng co-host. So sana ano na may balita na at sana po aksyonan niyo po ito. Dahil nga is kahit ano po ang mangyari kung baliktarin man natin ang mundo, si Nanay Melissa po ang tanging mas may karapatan. Dahil nga ang tatay ni Jemel ay may pamilya na pong iba. Kung about naman po sa sustento ng mga bata, kagaya nga ng sinabi ni Nanay Melissa noon na nakaya ko ngang buhayin ang aking anak na walang suporta ng kapatid nyo, how about naman po na ngayon na may trabaho na siya, nagtitinda siya sa palengke, stable po yung pagtitinda niya, pero yung problema lang po dito is hindi po siya makafocus sa kanyang mga anak. So, alam naman po natin na mabait si Jemel, is
maiintindahan niyan yun. At saka sa mga nag-aalaga po kay Jemel, turuan po natin yung batang huwag itakwil ang sariling ina. Ano, dahil kayo po yung nakikita ang may masama, masama. Dahil nga, the way na magsalita po yung mga bata is, alam naman po natin, kapag hindi mo tinuruan ang bata, magsasalita ba ng ganun sa kanyang ina, na napanood po natin kung gaano ka-attach si Jemel sa kanyang ina. Ano, so hanggang dito na lamang po.